So eto nga, Sabado na naman at naghahanap na naman ako ng pagkakaabalahan para sa dalawang bata. Kailangan lalabas kami kasi kung hindi, magbababad na naman sa video game si Kuya Aaron. Kaya naman pagkagising namin, inaya ko na sila kaagad sa Cornwall Park para maglakad-lakad ng konti. Ayaw nga sumama ni Kuya Aaron kasi masakit pa daw yung legs niya. Nag-hiking kasi sila kahapon from school, 15 kilometers ang nilakad nila. Wow! Pero ano bang gamot sa masakit na binte? Di ba ilakad mo ulit? Malamig na nga ng konti kasi autumn na at medyo jumujulan-julan pa nga pero caring-carry lang. After nga naming maglakad, naligo lang kami tapos pupunta naman kami sa Sylvia Park. Ang goal ko kasi ngayon, hindi kami mag-i-stay sa bahay para walang magbi-video games. Pagdating nga namin ng Sylvia Park, diretso na kami kaagad. Saan pa nga? Eh, sa playground. Dito nga kami ngayon sa outdoor playground kasi hindi pa naman masyadong malakas ang ulan kaya pwedeng-pwede pa. Saka marami pa rin namang mga batang naglalaro kaya nakikigulo lang din kami. Pero ayan nga, kitang-kita na anytime pwede nang bumagsak ang ulan. Pinapagod ko nga lang sila at ginugutom para mamaya kakain na kami ng tanghalian. O baka naman itanong nyo pa kung saan para namang di nyo kami kilala. Eh di syempre kila Uncle Ronald. Baka mapraning yung mga anak ko pag hindi sila nagkita-kita. Malapit na nga ang term break, 1 week na lang ang school nila. Iniisip ko na nga kung anong gagawin namin araw-araw para lang makonsume yung 2 weeks na break nila. Yan nga ang malaking palaisipan sa akin kung paano ko sila i-entertain araw-araw para hindi sila ma-bored. Sana naman makisama ang weather at umaraw para naman hindi kami mapilitang mag-stay sa bahay maghapon lang. Pag nasa bahay kasi wala namang ibang outlet kundi video games at TV lang. Ayan nga, nakakaramdam na naman si Kuya Aaron ng pagka-bored, kaya ginagawa na naman niya ang paborito niyang gawin, kundi asa rin si Sophie. Oh, bahala kayo dyan, basta walang iiyak. Pero honestly ha, kahit mapangasar si Kuya Aaron, love na love niya si Sophie. Oversized na nga si Kuya Aaron sa playground, pero since nahihiya si Sophie, sinasamahan niya to maglaro. Medyo worried nga ako ng konti dyan, kasi baka biglang bumigay ang inaakyat nila, yan laki-laki pa naman niya. Pag nga may lumalapit na bata, nakikipaglaro kay Sophie, lumalayo si Kuya kasi aware naman siya na malaki na siya para sa playground. Noong mga time nga na yan, medyo jumujulaners na kaya nakikiramdam na kami kung tatakbo na ba kami papasok sa loob ng mall. Pero dahil matigas nga ang ulo namin at gusto pa nilang magstay sa playground, nagstay pa kami ng konti hanggang sa mabasa na nga kami. Ang bilis nga naming tumakbo pero ganun pa man, basa na rin kami kaya nagpalit muna kami ng damit. At dahil nabitin nga sila sa outdoor playground, ay lumipat naman kami dito sa indoor. Mga oras nga na yan, nakakain na kami ng tanghalian, pero since wala naman kaming bibilin sa mall, kaya playground na lang kami ulit. Tipid na, nag-enjoy pa sila. Nagpapalipas nga lang kami ng oras, kasi hinihintay lang naman talaga namin si Papa from work. Nag-aaya nga kasi siya sa Costco, hindi pa kasi kami nakakapunta doon at hindi naman din ako interesado kasi alam ko nang mangyayari magastos. Baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Mamili na naman ako ng kung ano-ano. Mga oras nga na to, naiinip na si Kuya Aaron at nag-aaya na siyang umuwi. Kaya naman sinabihan ko na sila ng 5 minutes na lang. Uwian na.